Hi guys, Nation! Welcome in this video. Ngayon meron tayong dalawang pag-uusapan sa video na ito. Una, paano ka ba kikita gamit ang mga gaming app? At pangalawa, paano ka magkakaroon ng sarili mong gaming app? No, kahit hindi ka isang developer, wala kang alam sa pagka-create ng mga application. So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Ang tanong, paano ka ba kikita ng pera, no, gamit ang mga free application this 2020? Pero bago natin pag-usapan yan, meron muna akong gustong sagutin. Kung kumikita ba talaga yung mga free gaming app, okay? No, through download. Once ba na ang isang free application ay dinownload sa Play Store o kayo naman sa Apple Store, yung mga developer ba nun, yung mga publisher ba nun, ay kikita ng pera? Ang sagot po, ay hindi. Ibig sabihin, yung mga free application, hindi sila kumikita ng pera sa dami ng download ng mga application. Mayroong iba't ibang paraan kung paano kumikita yung mga free application, pero hindi sila kumikita per download. Maliban na lang kung yung application na yon ay mga paid application. Ibig sabihin, kailangan pang bilhin ng mga users bago nila ma-download. No, doon kumikita per download yung mga application. Ngayon, pag-uusapan naman natin about sa free and paid application. Ano ba yung mga application, no, na mayroong malaking potential revenue? Ito ba ay free application o yung mga paid application? Ano ba sa dalawang ito yung malaki yung kinikita? No, base sa nakuha kong statistic noong 2011 to 2017, kung makikita mo dito sa graph na ito, mas malaki ang revenue ng free application kaysa sa mga paid application. At according sa Google, ina-expect nila na pagdating ng 2020, ang global app revenue sa mga free application ay dodoble, no, kaysa dun sa revenue ng mga nakaraang taon. So, ibig sabihin, malaki talaga ang kinikita ng mga free applications. At base sa TechCrunch, 90% ng mga application ay free to download. Ngayon, pag-usapan natin, kung walang kinikita yung mga free application na yon per download, no, paano sila kumikita? Paano nasabi na malaking revenue pagdating sa free application? Kaya naman, ibibigay ko sa iyo ngayon yung 10 most popular revenue model para dito sa mga free application. Pwede kang pumili sa 10 model na ito para sa mobile application mo. At number 1 dito ay yung tinatawag na advertising. Ito yung pinaka-common at pinakamadaling paraan kung paano kumikita yung mga free application. Ang kita dito, okay, sa advertising ay galing sa mga third-party ad network. According sa latest report ng Statista, noong 2019, okay, nakapagtala ng kabuuang kita sa mga free application na $190 billion. At ine-expect nila ngayong 2020, makakapagtala ito ng kabuuang kita, okay, na $280 billion. Ganun kalaki yung ine-expect nilang kita ngayong 2020. Ito ay kita lang dito sa advertising, no? Ginagamit ito ng ad network to monetize. So, paano ito nangyayari? May mga third-party network tayo na ilalagay sa mobile app natin. Then, pwede kang kumita sa ads na yon per impression, okay naman per click on ads, okay naman isang ads na once na in-install ng users, pwede kang kumita doon. No, meron tayong 5 type of ads na pwedeng ilagay sa mobile app natin, no, gamit itong advertising. Number 1, yung tinatawag natin na interstitial ads. Ito yung ads na nagpa-pop up sa display ng mobile app. O number 2 naman, yung tinatawag natin na banner ads. Ito yung nakikita natin sa taas ng mobile app. At pangatlo, yung in-app video ad. Ito naman yung mga ads na automatic na lumalabas once na kumukuha tayo ng mga rewards sa isang mobile app o kaya naman pagkatapos natin gamitin ang isang laro. No, number 4, native ads. Ito naman yung ads na mas pinakamaliit na magbigay ng revenue. Hindi katulad sa mga nauna kong nabanggit. Kaya naman madalas hindi mo ito makikita sa mga mobile applications. Number 5, rewarded videos. Ito naman yung mga effective ads na madalas na nasa mobile application, yung mga gaming application. Ito naman yung ginagamit kapalit ng points, na mga buhay, okay? May mga lives para makapaglaro ka pa. O kaya naman yung mga virtual goods. Ito yung pinakamalaking nakakapagbigay ng revenue sa mga mobile application. So, pumunta na tayo sa number 2, yung tinatawag na subscription. Isa ito sa pinakamagandang paraan para ma-monetize mo ang iyong mobile application. Meron kasi mga application na free per download, pero kung gusto mong mapasok yung mga main content
No, dun sa application na yon, kailangan mong mag-subscribe. Meron mga subscription fee silang nilalagay. O kaya naman, madalas na ginagawa ng ibang developer, no, gumagawa sila ng mga free trial. Then, once na matapos na yung free trial period, no, doon ka na magbabayad ng monthly subscription. No, parang yung sa Netflix, okay? Parang ganun. Number 3 ay yung selling merchandise. So, isa din sa pinakamagandang paraan at popular na paraan na makikita mo ngayon na naglalabasan gamit ang mobile application. Nagbebenta sila sa loob ng mobile application na yon ng mga merchandise, ng mga physical products. Marami na kasing mga naglalabasan na ngayon ng mga e-commerce na gumagamit ng mobile application at doon na nila nilalagay yung mga product nila. Kaysa gumawa sila ng website, mas pinipili nilang gamitin yung mobile application. So, ang isang magandang paraan dito, pwede mo ditong ilagay yung mga affiliate product mo katulad ng Amazon, Shopee, o Lazada, o kahit saan kang connected na e-commerce store. Number 4, yung tinatawag natin na in-app purchases. Dito naman sa parang ito, pwedeng gamitin ng users ang application mo ng free. Pero kung gustong ma-access ng users mo yung mga features, kailangan nilang bilhin yon. Example dito ay yung Mobile Legends, Clash of Clans, Angry Birds. Yun yung pinaka magandang example dito sa model na ito. Diba sa Mobile Legends, pwede mong magamit, okay, yung application na yon. Pero, meron mga hidden, okay, na mga hero. O, para makuha mo yung hero na yon, meron kang dalawang option. Mag-iipon ka ng points, o kaya naman, bibili ka ng diamonds. Yung mga skin sa Mobile Legends, binibili din yon. Okay, bibili ka ng diamonds para gamitin mo sa pambili ng skin, ng hero, at iba pang features. O, pumunta na tayo sa number 5. Yung tinatawag natin na sponsorship. Ang ganitong klase ng model naman, ito yung pinaka mababang gamit, no, pagdating sa free application. Pero, isa rin ito sa pinaka powerful na gamitin na model para sa monetization strategy. Ang pros ng ganitong klase ng model, no, pwede kang gumawa ng sarili mong advertising space para sa mga brand. Okay? Para pasukin ka ng mga brand. Ang cons naman dito, kung wala kang malaking traffic, kung wala kang malaking users, so hindi ka papasukin ng mga brand para mag-advertise dun sa loob ng mobile application mo. So, kailangan mo talagang palakihin yung traffic ng mobile application mo, no, para mapasok ka ng mga brand. Number 6, yung tinatawag natin na referral marketing. Sa parang ito, meron ditong involved na third party. Pwede mga products o mga services para ma-optimize mo yung revenue ng application mo. So, madalas gagawa ka dito ng mga content, okay? At dun sa loob ng content na yun, no, maglalagay ka ng mga ads, no, papunta dun sa affiliate products o affiliate services. Meron ditong apat na referral marketing model na nilalagay ng mga publisher dito sa mobile application. Una, yung tinatawag natin na CPA o cost per action. O, marami mga affiliate network na makikita na pwede mong ilagay sa free mobile app. O, pwedeng mag-promote ka ng iba't ibang mobile app o ibang mga products. Okay? At once na nag-take action sila doon, once na bumili sila doon, doon ka kikita ng pera. So, number 2, yung tinatawag natin na CPC, o cost per click. O, ang type naman ng revenue na ito ay base sa number ng clicks. Pwede ka mag-join sa AdFunk o sa Google AdMob para sa model na ito. So, number 3, yung tinatawag natin na CPV, o cost per view. Ang model naman na ito ay may involved na charge base sa number ng ad interaction or video. Makikita ito madalas sa end game session o kaya naman sa between ng game sessions. Okay? So, ito yung madalas na makikita mo sa mga gaming application. Lalo na yung mga hindi pa kilalang game application. Okay? Number 4, yung tinatawag natin na CPI o cost per install. Kung mapapansin mo, once na mag-install ka ng isang application, may makikita kang ads na mga games. Once na in-install mo yon, pwedeng kumita doon yung mga developer. So, yun yung apat na iba't ibang paraan ng referral marketing na pwede mong ilagay sa mobile application mo. So, pumunta tayo sa number 7, yung tinatawag natin collecting and selling data. Kung mapapansin mo, yung mga application na merong survey o yung mga make money application, then once na dinownload mo yon, may makikita ka mga survey doon. Then once na sinagutan mo yung survey na yon, kikita ka ng pera.
No, isa yun sa example ng model na ito. Kasi ang gagawin mo dito, magko-collect ka ng mga data ng mga users in terms sa kanilang behavior. Marami kasi mga malalaking kumpanya na bumibili talaga ng mga data galing dun sa mga survey services. Kasi once na makakollect sila ng data, iniipo nila yon. At yung data na yon, no, binebenta nila sa mga brands, sa mga malalaking kumpanya. At yung mga malalaking kumpanya, willing talaga silang bilhin yung mga data na yon. Kasi yung data na yon, ginagamit nila sa mga advertisement, okay, sa TV, okay, sa social media, ginagamit nila yon. Then, dun nila malalaman, dun sa data na yon, kung paano nila babaguhin yung mga marketing strategy nila. Kaya naman talaga malaking kita, no, once na kumukulay ka ng data, no, isa yun sa pinakamalaking kita dito sa mobile application. Number 8, yung tinatawag natin na physical purchases. Marami kasi mga e-commerce services o mga e-commerce business na willing talaga maglabas ng pera para makapag-collaborate o makipag-partner dun sa mga application. Lalo na kung yung application na yon ay kilala o malaki yung traffic nila. Ibig sabihin, ito mga free gaming application, nakikipag-collaborate sila dun sa mga brand. At yung mga brand na yun, no, pwede maglagay ng ads dun sa loob ng application. Ang cons lang naman dito, no, mahirap i-predict yung behavior ng users at unpredictable yung income dito. Bakit? Kasi walang transparency pagdating sa'yo at sa brand. Maliban na lang kung mag-i-invest ka talaga ng malaking halaga para sa magandang analytics ng mobile application mo. Number 9, yung tinatawag natin na transaction fee. Ang isa kasi sa pinaka-best na paraan para ma-monetize mo ang application mo ay gamit itong mga transaction fee. May mga application kasi na kumukuha sila ng mga third party. Like for example, Lazada. Karamihan na nandun sa loob ng Lazada ay hindi naman talaga nila produkto. Okay? Meron mga third party na pumupunta sa Lazada, no, para magbenta ng kani-kanilang products. Once na nakabenta yung isang merchant, okay, nung Lazada, yung pera na binayad ng customer ay mapupunta sa Lazada. Ibig sabihin, lahat ng kinikita ng mga merchant na yon ay pupunta sa Lazada. Then, para ma-withdraw ng users yung pera nila, yung kinita nila, magbabayad si users ng transaction fee. Okay? Yun na yung kita ni Lazada. Like for example, 20%. No? Ganun siya nag-work, yung transaction fee. At last, ay yung tinatawag natin na crowdfunding. At itong model na ito ay bago lang, no, dito sa industriya. Meron kasi mga application na nag-raise sila ng fund, no, para sa isang project. Ang magiging benefit naman ng mga nagbibigay ng pera dun sa project na yon, once na nabuo na nila yung project na yon, no, at nakapag-produce na ng kita, no, merong percentage doon yung nagbigay ng pera. Okay, meron silang percentage na kita dun sa project na yon, dun sa produkto na yon. Kaya naman isa ito sa pinakamagandang paraan para kumita ng pera. So, ito yung 10 model na pwede mong gamitin para kumita ka ng pera dito sa mga free application. Ngayon, tinalakay natin kung paano kayo kita sa mga free application. Ang tanong, paano ka naman magkakaroon ng sariling application kung hindi ka developer, kung hindi ka magaling gumawa ng isang application, kung wala kang technical skills pagdating sa paggawa ng mobile application? So, I highly recommend po na gamitin mo ang Flipa. So, ang Flipa ay isang buy and sell online business. O, nagbebenta sila dito ng mga website, ng mga application, ng mga domain at iba't iba pang mga produkto. Meron kasi mga developer na gumagawa sila ng application, no, tinetest nila, nirarun nila sa Google Store, okay naman sa Apple Store, then binebenta nila ito dito sa Flipa. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan maging isang developer, okay, para magkaroon ng mobile application. Dahil pwede ka magkaroon ng mga branded application gamit itong Flipa na meron ng income, no, na napuproduce buwan-buwan. Okay? Ito yung kagandahan dito sa Flipa. Para ma-access mo kung saan ka makakabili ng mga application na pwede mong gawin na isang source of income, so mag-iiwan ako ng link sa description ng video nito. Bisitahin mo lang dyan sa description yung link, then mapupunta ka na sa direct sa website ng Flipa. So, dito na natatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka na natunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!